Kumusta YouTube? Ako nga pala si Froilan and welcome na naman sa isang bagong video ng Lifestyle and Sneakers. Noong nakaraang video ko, naggawa tayo ng unboxing, mga sapatos sa shades. Ngayon, re-reviewin naman natin itong dalawang sapatos na to. Ang New Balance 860 V2, kaya dyan lang kayo. Again, nung nakaraang video ko, nag-unbox tayo ng mga sapatos sa shades. And today, re-reviewin natin yung dalawa dun sa mga in-unbox natin. So, isang model lang sila, ibang colorway. Ito yung New Balance 860 V2. And simulan natin with this one. Ito yung End Clothing Exclusive Colorway. This was released November 1st. And yung retail price na is $109. So, yun. So anyway, this is a retro running sneaker. Yung first release nitong particular model na to is early 2010s. And kaya ako siya nagustuhan or kaya ako siya binili. Kasi nung panahon na yun, 2010, meron din akong sapatos na halos pareho nito. Actually, yung sa akin, 760 V2. And ganito din halos yung colorway. And bibigyan pakita ko kayo ng mga picture para ma-compare natin dito sa 860 V2 na to. So anyway, sa materials naman, yung upper niya, bone upper, made out of this open padded mesh material. So malalaki yung butas ng mesh. Tapos sa loob meron siyang padding na manipis. Eh hindi siya ganun kakapal. So medyo magaan din siya. Pero may padding pa rin. Tapos sa likod naman black. Yan. Tapos may on the medial and lateral side dun sa top nung padded mesh, meron ulit parang net or mesh material na I think for additional support on this side. So may lockdown ka. Tapos meron siya mga overlays, synthetic overlays. And on this part orange. Tapos this part black na may kulay, New Balance logo, meron din sa heel area. And nung panahon na yon, 2010s, hindi pa uso yung mga fuse. And nagsisimula pa lang yung mga knit. Kaya most of the sneakers or running shoes, ganito yung pagka-construct. And nung panahon yon, medyo active ako sa running. Yun din yung panahon na medyo nagbo-boom sa Pilipinas yung mga marathon or running events. So yun. Kaya alalang-alala ko yung ganito kong sneaker. Anyway, mapunta tayo sa midsole. So yung midsole niya is is made out of yung Activa foam ng New Balance, which is magaan kumpara dun sa normal EVA foam. So performance oriented siya talaga. Panahon na yun, Nike meron sila nung Lunar. So Adidas medyo hindi ko alam. So yun, ito yung version ng New Balance na magaan na foam na still supportive and still maganda yung cushion. Tapos on the heel area, sa 4-foot area, meron siya nung tinatawag nilang energy foam. So yung energy foam parang siyang zoom. So pag naglagay ka ng pressure or impact, mabilis siyang aangat. So yun, kaya siya, meron siyang energy return. So yun yung kaya siya tinawag na energy. So meron dun sa 4-foot sa heel area. Ngayon sa outsole, makulay pa rin. Anyway, medyo malagkit yung rubber na ma-feel mo malagkit. So maganda yung traction niya. So pink, light blue, tapos black. Tapos meron siyang plate sa plastic plate sa arch. So para hindi siya mag-twist. Okay, ganun. Sinusupport niya yung arch ng foot mo as well. And naalala ko sa midsole din pala, meron siya nung mas matigas na foam dito sa medial side. So kung yung paa mo nagpo-pronate pa loob, most likely yung kumalambot tong foam na to, kung pareho lang sila, lulubog. Lulubog tong part na to, so hindi siya pantay. So mas matigas yung foam dito sa medial side para yung paa mo hindi gumaganito. So kaya okay siya, performance oriented siya talaga. Very comfortable. Saka, yung isang pares nitong sapatos na to, halos kasing bigat niya. Sa pakiramdam ko lang ha, halos kasing bigat niya yung Yeezy 700 V1.
So, dalawang sapatos, alas kasing timbang niya yung isang Yeezy 700. So, mapunta naman tayo dito. Ito, same lang, 860 V2. And this one is yung OG colorway. Halos pareha siya dun sa original na release nung early 2010s. Yung only difference is yung mesh material nung original is parang gray or a little silver. Medyo gray. So darker yung mga mesh panel niya. This one, white. Puting-puti. Tapos yung overlays niya, silver. Tapos yung sockliner, black. White midsole, tapos may blue details. So anyway, performance, parehas lang sila, weight, parehas. So bakit ko binili tong shoes na to? So dumating pala siya, nag-release siya, siguro mga 5 days or 1 week after mag-release ito. Wala siyang official release date. Bigla na lang siya nagkaroon ng, sa end clothing ko rin siya binili. Bigla na lang nagkaroon ng stock sa end clothing. So walang official release, bigla na lang nagkaroon ng stock. Same price, $109. So this one, kaya ko siya pinick up dahil sa 90s runner silhouette or yung dating niya. So, nung early 2010s, halos ganito yung mga nilalabas na running shoes. Maalala nyo yung Gel Kayano, yung Gel Kinsey, yung mga Nike, Adidas, ganito siya. And gusto ko yung panahon na yun, nung ganito yung nilalabas ng mga sapatos. Actually, yung performance, mga performance running shoes ko ganito, yung Gel Kayano 12, saka yung New Balance 760 V2, halos ganito yung itsura nila. Tapos yung mga pang-formak is yung mga ginagamit ko casually is yung New Balance 574 and yung Adidas Superstar. Yun yung mga ginagamit ko dati. So anyway, kaya ko rin nagustuhan to dahil sa halos kamukha niya yung Adidas Oswego 2 ni Raf Simons. Yun yung hinahanap ko talaga. Yung ganito yung klaseng mga mesh yung ginagamit. So, and yung mga shoe company ngayon hindi na gumagawa ng mga ganito. Ang ginagamit nila, wala na silang padded mesh masyado sa running shoes. Yung mesh nila, maninipis yung butas. Tapos maninipis sobrang gaan. Or knitted. Or yung bago ngayon, yung translucent mesh. Yung ginagamit ng mga sneaker company ngayon. So anyway, this one, usually gagamitin ko siya sa Fitness Fridays video, pang workout, pang takbo. Pwede ko rin siya gamitin pang forma. Siguro, gagamitin ko siya with shorts, black socks or no-show socks. Tapos kung magpapants ako, siguro black denim or black joggers for this one. This one, mostly susuotin ko siya with jeans, light blue or blue. Susuotin ko siya with those. And kung shorts, malamang white socks na medyo matangkad kasi bagay siya dun sa ganung itsura. Medyo dad shoes yung datingan. Na hindi ganun ka daddy naman. So medyo ano siya, medyo younger daddy. Anyway, mostly with jeans. So suotin natin siya, papakita natin ano itsura niya on feet. So dyan lang kayo. Oh,
nagustuhan niyo yung video natin today and kung nagustuhan niyo, please press the thumbs up button down below. And kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa Lifestyle in Sneakers, subscribe na. Also, meron kaming Facebook, meron kaming Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok. Again, my name is Froilan. Until next time.